safety officer natin at sa workplace, dapat may idea tayo kung ano po ba talaga ang programa ng kumpanya natin. Okay, sample natin. Sabi natin, ang programa ng isang company o ng kumpanya ay ano, zero accident program. Lahat naman tayo, zero accident program ang ano, inaan ng kumpanya. Pero dapat, alam din natin, being safety officer, paano natin to i-implement sa workplace natin. At paano natin to i-perform ng tama. Kasi nga, kung alam natin, being safety officer, na yung programa natin na andyan, tayo lang ba ang nakakaalam? Diba? Mahirap po sa part natin na tayo lang ang nakakaalam ng mga program natin. Tayo lang nakakaalam ng plan natin. We need to implement that in our workplace. Kailangan si Sir Rafael, okay? Shout out Sir Rafael Ira Garcia, okay? Dapat alam ni Sir Rafael, being engineer, okay? Or being supervisor, at kasama natin si Sir Daniel, okay, Galito, na ano, na dapat alam nila being manggagawa, okay, alam nila kung ano yung responsibility nila sa programa ng city o ng kumpanya. Okay, bakit sir, paano natin mapamamaraan, no, na ano, na mabigay yun? Okay, that's why, di ba, nagkakandak tayo being safety officer ng safety orientation. Doon pa lang sa safety orientation, napapaliwanag na natin kung ano ang trabaho ni safety officer. Di ba? Bakit? Sasabihin mo sa doon sa engineer mo na, sir, based on our OSH standard, okay, ito yung trabaho namin. Okay? Ano ba? Ma-oversee? Okay? Overall management namin based on the OSH program natin. Okay? At ma-coordinate ko si inyo sa bilang manggagawa with the part of OSH committee kung ano yung mga kailangan natin gawin. Ano yung responsibilidad ng bawat isa bilang manggagawa. Ako bilang safety officer, ay ako rin ay isang manggagawa. Bilang ikaw, engineer, being supervisor, being manggagawa, labor ka man, worker ka man, labor, carpenter, steelman, blah, 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 etc. in your position. No? Lahat tayo ay ano, dapat well-coordinated based on the OSH program natin sa kumpanya. Diba? Sinasabi natin. Okay? Sinasabi nga natin na, ano, na doon sa OSH program natin, paano ba natin magiging implemented o paano natin mapapatunayan o magiging matibay ang isang programa natin. Okay? Being safety officer, ha? I'm talk. For this, being safety officer natin sa workplace at kayo na magiging safety officer balang araw din or kayo na certified safety officer dyan sa workplace natin, ito yung mga trabaho natin. Okay? Sabi nga natin, dalasan, okay, frequent monitor, okay, no, or inspection natin sa workplace natin to promote health and safety. Okay? Aspect in our workplace. Ibig sabihin, no, being safety, dapat maging vigilant tayo. Ang dami nating kilala, ningas gugod. So, umpisa lang na, dapat frequent, no? Kung ikaw ginagawa mo to, pine-perform mo to tuwing umaga, pine-perform mo rin dapat yan lagi. Okay, hindi yung sa toolbox lang, pagdating, no? Ano daw, maluwag daw sa oras ang safety, no? Tandaan natin, kapag tayo ay naging reactive sa workplace natin o sa trabaho natin, okay, or nagano tayo na may mga pagkukulang, may mga senaryo ng aksidente na pwede mangyari sa workplace natin. Lagi nating tatandaan yan. Ayaw na safety officer ng aksidente. Lalong-lalong ayaw ng top management ang aksidente. That's why we need to, ano, to give a participation by our supervisor na nandyan, katulad ni lead man, foreman, ni engineer, ni even si project manager, dapat nakikipag-participate sila. Paano mo gagawin? Hihikayatin mo sila, being safety officer na umatin ng mga training, okay? Ma-concern sa kanila yung mga inspection checklist mo, yung frequent mo, o yung not na notice mo sa site, para ano, makorek agad. Okay? Hindi lahat ng ini-inspect. Padala, sir, kaya ako tinatamad sa site kasi ako ang nag-inspect, ako rin nagkukorek. Bakit? Yun ang tanong ko lagi.
Kung ikaw ang nag-i-inspect sa workplace mo being safety officer, sino dapat na nagpe-perform nun? Yung concerning parties. Lagi nating tatandaan, okay? May concerning parties tayo. Sining concerned parties natin? Poor housekeeping, si safety ba ang maglilinis? Na, hindi. Operation. We need to discuss in the operation na, oh sir, meron tayong ganitong ano programa na dapat lahat na manggagawa bago bumaba ay ano mag-housekeeping, tapos ibaba nila yung basura, nandyan yung segregation area. Diba? With that part, tulong-tulong si operation at si safety. Okay? In the simple things housekeeping, nakukorek natin yung mga ganitong scenario of accident natin. Simple housekeeping lang yun, pero ano, malaki na ang tulong para ma-eliminate natin yung aksidente sa workplace natin. Diba? Yan yung inaano natin sa ano.